Rise and shine sa lahat ng ating mga kababayan na babiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon dyan sa Quezon Avenue sa bahagi po ng Timog Avenue. Para po sa ating mga kababayan na manggagaling ng Espanya Boulevard at dadaan ng Quezon Avenue, papunta na Elliptical Road o gagamitin ng Service Road pakana ng EDSA, asahan po ninyo na bagaman tuloy-tuloy naman ang dali ng mga sasakyan, kung ang traffic signal light po ay on red, ay tuloy-tuloy po yung pagkakaroon ng makapal na volume ng mga sasakyan dyan. Tuloy-tuloy yung pagkapal nito hanggang kayo po ay makarating sa Elliptical Road at kung kayo kakanan sa EDSA going Cubao, asahan ninyo pagbaba ng Kamuning Flyover, magsisimula na yung slow-moving traffic situation hanggang makalampas sa Santolan Flyover. Kung kayo naman ay didiretso sa Elliptical Road at dadaan ng Commonwealth Avenue, asahan na may pagtigil sa may bahagi ng University Avenue dahil sa ipinatutupad na stop-and-go scheme dahil nga doon sa zipper lane sa may westbound lane going dyan sa may University Avenue para doon sa mga padiretso ng C5 at Katipunan Avenue. Kung kayo naman po ay babagtas papunta ng westbound lane ng Quezon Avenue papunta ng G. Araneta o kaya naman ng Espanya Boulevard, asahan ninyo na mas marami nga po ang bumabiyahe ngayon dyan para doon sa mga padiretso ng Ross Boulevard o kaya naman yung mga gagamit ng Skyway Quezon Avenue southbound. Ngayon po, bagamat tuloy-tuloy ang dali ng mga sasakyan, asahan na mamayang alas 7 ay mas magkakaroon pa ng build-up ng mga sasakyan lalo na doon sa bahagi ng G. Araneta Service Road para doon sa kakaliwa ng Skyway, didiretso ng Santa Mesa o kakanan ng Sergeant Riviera papunta ng Camanava area. Kung kayo naman po ay didiretso dyan sa Espanya Boulevard, marami na rin po ang bumabiyahe ngayon dyan at asahan na sa mga traffic signal lights ay mabilis din kumapal ang volume ng mga sasakyan kaya gumamit na ng alternatibong ruta. Although this is already a mabuhay lane, no? Marami tayong mabuhay lanes na maaari po natin magamit bilang alternatibong ruta papunta po sa ating point of destination. At para naman doon sa mga kakaliwa ng Timog Avenue, papunta dyan sa may Tomas Morato at maging sa E. Rodriguez Avenue at maging din dyan sa bahagi ng EDSA, corner Timog Avenue, asahan ninyo na marami na rin ang buwabiyahin ngayong araw although tuloy-tuloy pa naman ang dali ng mga sasakyan. At dahil din sa series of traffic signal lights ay mabilis din kumakapal ang volume ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga kababayan na mabiyahe ngayong araw, ipinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila mula yan alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, habang sa Makati naman po buong araw yan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para sa uling numero na kanilang plaka ay numbers 5 and 6. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa Quezon Avenue, Quezon City. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This again, your profi para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!